Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Nais ko pong makapagbigay kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga aso at pusa. Sa video kong ito, sisimulan natin sa tamang kaalaman sa pagbili ng tuta. Ang presyo ng mga tuta ay hindi biro. Magre-range po ito from 5,000 to 150,000 pesos, depende sa breed at family line nito. Ngunit, bukod sa presyo, yung walang kapantay na halaga, naligaya at pagmamahal na ininvest mo sa iyong bagong tuta. Ngayon, dahil hindi ka maingat sa pagbili ng tuta, ilang araw lang mula nung nabili mo ito ay nagkasakit na kaagad. Dadalhin mo sa pet clinic ngayon yan. Gagastos ka sa check-up, laboratory, confinement, pero ang ending, deads pa rin. Ang sakit sa kalooban at bulsa, di ba? Para hindi humantong sa ganito, kung nagbabalak kayo bumili ng tuta, ang sikreto ay simple lang naman. Tiyakin nyo na at least may dalawang 5-in-1 vaccine na ito at syempre, dapat properly vaccinated talaga. May maayos na vaccination certificate, hindi yung gawa lang sa index card o sa bond paper o basta na lang mukhang vaccination card. Ni pangalan ng pet clinic ay wala. Ganyan ang ginagawa ng iba. Mag-iingat po kayo sa ganito. Ngayon, para matiyak na properly vaccinated talaga yung tuta na gusto mong bilhin, madali lang naman, tingnan nyo ang pangalan at pirma ng veterinarian at kanyang license number. Kung walang pangalan yan at pirma lang nilagay, at lalo pa kung walang inilagay na license number, o kung meron man pero license number pala ng nurse o human doctor, hindi proper yan. Ganyan ang ginagawa ng ibang mga breeder. Hindi kumo marunong na sila mag-inject, ay okay na yon. Opo, marunong nga sila mag-inject pero hindi lang naman tungkol doon ang proper vaccination. Ang proper vaccination ay nagsisimula po ito sa proper handling ng vaccine mula sa tamang temperature storage hanggang sa pagkilatis o physical examination na ginagawa ng isang veterinaryo sa pasyente nito bago pa man niya i-administer ang bakuna. Kung alanganin ka, kumilala sa tamang vaccination certificate, ganito. Bago mo bilhin ang tuta, suggestion ko, picturean mo muna ang vaccination card at isama mo na rin yung itsura ng tuta at ipasilip mo muna sa vet para mapayuhan ka kung worth ba talagang bilhin yan o hindi. Kasi, by the way, marami-rami na rin ang nagbibinta ng hindi purebred na aso sa kasalukuyan. Dahil cute lang ang tuta, sasabihin na nila na St. Bernard o Labrador ang lahi pero mongrel lang pala. Pero okay na lang sana kung mongrel. As long as nagustuhan mo at napamahal naman sa iyo yan, huwag lang talagang magkasakit at mamatay dahil sa supply of fake yung vaccination history. At sa huli, syempre, kapag nasa kamay mo na ang tuta, as soon as possible, dalhin mo kaagad sa vet para mabigyan ka ng advice kung paano alagaan yan. So, ganun lang po. So, sana may natutunan kayo sa video kong ito at salamat sa inyong panonood.